What's up, mga kangiting tagumpay? Pinabati ko ang mga ating mga OFW sa buong mundo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang umaga po sa inyo lahat. At magandang hapon po sa inyong lahat. Ating mga kangiting tagumpay. Pinabati ko po ko kayong lahat. Ngayong gabi po, magsisimula na po tayo sa ating panglimang vlog. Mapagpalang gabi po, uulitin ko sa ating lahat. Sana po'y lahat tayo ay safe. Ngayon po, napaka-interesting po ng ating topic ngayong gabi, for tonight. Grabe, napaka-interesting po. Lalong-lalo na po sa ating mga magulang, sa ating mga lola, lolo, nanay at tatay. Bakit niyo tinatanong? Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung bakit. Diba? Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit. Okay? Okay ba yon? Pero bago po tayo magsimula, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, mag-subscribe, at samahan niyo na rin po ng panonood. Isingin niyo na rin po. Okay? Welcome po sa ating panglimang araw na vlog ngayong gabi. Okay? Pwede na po naman natin simulan to, yung ating interesting na sinasabi mo. Na talagang maganda ba talaga? Okay, ang topic natin nung kahapon is circon and danger. Ngayon po, ang topic po natin is danger din. Danger din po ang topic natin for tonight. Pero kakaiba. Kasi po, kahapon ang topic natin is partial danger. Ngayon naman po, uulitin ko para sa mga matatanda. Full danger, para sa mga bungi. Ano ba yung para sa mga bungi? Ipapakita ko po sa inyo ha. Uulitin ko po sa mga nakakapanood sa akin, pagpasensahan nyo na po kung hindi po ko ganun kagalingan magsalita. Dahil beginner pa po tayo. Ang importante po, ipinaliliwanag ko ang aking kaalaman. Ngayon po sa natutuwa, marami pong salamat. Sa hindi naman po natutuwa, marami rin pong salamat. Good vibes lang po tayo. Happy lang po tayo. Eka nga, i-share mo ang iyong knowledge, 'di ba? Para lalo kang pagpalain. Okay? Simulan na po tayo. Yung sinasabi kong upper and lower fold denture, ito po oh, mga bungi. Nakikita niyo po as you can see, mga bungi, baba taas bungi oh. Napansin niyo? Bungi. Ngayon, i-explain ko po sa inyo paano po ba ginagawa ng dentist para magkaroon ng ipin ng ating mga magulang. Paano niya ginagawa? Paano yung mga procedure niya? Paano ba isimula niyan? Ganito po yan. Ipapaliwanag ko po sa inyo bago yung simulan. Pag nagpunta po ang inyong mga magulang sa clinic, pag nakita po ng dentist ang ngipin ng inyong mga magulang, yung wala talaga. Ang gagawin po dyan, susukatan po sila. Of course, syempre, tatanong ang presyo kasi marami pong klase ng materyales ang ginagamit sa mga dentures natin. Merong made in US, may made in Japan, may made in German, at meron ding made in China. Depende po yan sa inyong budget kung gaano nyo po kaya ang inyong ipapagwang postiso or denture. Okay? Ganito po yan. Panagsimula ang panagpunta po ang pasyente sa clinic, ang unang-unang gawin po ng dentista, ng dentist, ay susukatan po siya. Susukatan po siya. Pag sinukatan, halimbawa, sinukatan na po siya. Pag sinukatan po siya, dadalhin po siya sa dental lab, isi-send po siya sa dental lab, nakasama po yung impression sa pasyente, bubusan po ng stone yun. Pag binusan po ng stone yun, ano po ang kalalabasan after nun? Ganito po ang kalalabasan niya. Ito po yung model cast niya. Upper po ito, ito po ang model cast niya. Ito rin po, upper and lower model cast. I-explain ko na po sa inyo kung paano ginagawa ito. Ito po, kukuha na po siya ng, after po ng impression, susukatan ng dentista, dadalhin sa lab. Pag nabusan na po siya ng kwan, gagawin po siya ng bite block or bite registration. Doon po, nalalaman ng dentist kung ang kagat ng pasyente ay tama. Kasi po, once na ang kagat ng pasyente ay mali, nako, malilitigan po tayo niyan. Mali rin po ang kalalabasan niyan. Kung di babalo yan, class 3. O kung di class 3, tabingi o as in talagang pangit. Kaya meron po tayong tinatawag na trial fitting o try-in sa bunganga ng pasyente. After po na itong sukatan, babalik po ang pasyente after 2 or 3 days. Depende po sa schedule.
isusukat po sa kanya to. Ito, oh. Ang tawag po rito, wax rim or wax bite or bite block. Ang gagawin po niya sa pasyente, isusot po ito sa pasyente na medyo malambot po ito at papakagatin po siya ng normal na kagat para makita po yung natural bite niya. Yung totoong kagat po niya para makita sa pasyente. After po nung pakagat ito sa pasyente, return it back again sa lab, sa dental lab. Ano po ang gagawin ng dental lab? Ang gagawin po ng dental lab, gagawin po siya ng mingipin. Try in. Ito po siya, oh, try in. Nakita niyo po, as you can see, try in. Pag nagawa na po itong try-in na to, ano po ang gagawin sa pasyente? Papupuntahin na po siya sa next appointment. Papupuntahin na po siya para isuot ito for try-in. Ito po, i-try-in lang po ito. Try-in. Wax try-in pa lang po ito. Para kung may diferensya siya o mali yung bite niya, ma-adjust pa po siya. Magagawan pa po siya ng paraan. Kwan po siya, upper and lower full denture. Okay? Ngayon, how much ba ang presyo niyan? Depende po ang presyo niyan. Uulitin ko, conforme po sa materials. May made in China, may made in US, may made in Japan, may made in Italy or German. Depende po sa budget nyo. Kung depende, kung maganda po ang budget nyo, maganda po ang kalalabasan ng ngipin nyo. As in talaga, maganda po talaga. Nakikita nyo po, di ba? Kanina wala siyang ipin, ngayon may ngipin na siya. Pag ngumiti siya, ngiting tagumpay na po yan, di ba? Kung makakita nyo po, ngiting tagumpay na po siya. Pag nakasad sa pasyente, ganyan yan, oh. O, di ba? Kompleto na siya. Kung kanina, ang ating mga magulang o lola't lola, bungi, ngayon may ngipin na siya. Di ba? Komportable na siya na magsalita at kumain. Pero of course, syempre, maninibago yun sa una. Kasi bakit? Hindi pa siya familiar dito sa denture. Bago pa lang po kasi. Eh ka nga, sa lahat ng bagay, sa una, maninibago ka. Mag-a-adjust ka. Di ba? Para lang po yan sa pag-ibig. Kung hindi mo pa... Sa una, hindi kayo magkakilala ng boyfriend mo. Sa una, hindi kayo magkakilala ng girlfriend mo. Maninibago kayo sa isa't isa. Magkakapaan. Ganito rin po. Humuhugot lang po tayo. Joke lang po. Ganito rin po sa denture. O kahit sa sapatos, ganun din po eh. Sa una, maninibago kayo. Pero pag tumatagal, aba, gumaganda na po ang inyong pakiramdam. Kumbaga ba, nasasanay na po tayo. Tama po ba yun? Kasi magkakaroon kayo ng minsan yung magkakasingaw. Diba? Magkakasingaw yan. Pero, pag, kung may sakali talagang problema talaga, pwede kayong pumunta sa klinik para bawasan po yung may mga talagang masakit na lugar. Madali lang pambawasan yun. Ito pong ina-explain ko po sa inyo, ito po talaga yung actual na nangyayari sa pasyente. Normal talaga minsan may masakit, babawasan yung plunges, ganun po, may mga tumutukod. Kaya nga po tayo may try in, para makita yung diferensya o ano ang dapat gawin ng dentist. Nag-guess nyo po, ang tawag po rito, upper and lower full denture. Okay? Panibago pong itong kaalaman sa ating mga subscribers. Sa ating mga kangiting tagumpay dyan. Panibagong kaalaman po ito. Di ba? Although yung iba may idea na, ito pong sa akin ni sinishare ko lang. Binabahagi ko lang ang aking kaalaman. Okay po ba yan? Ngayon po, meron, tapos sa po tayo rito, sa wax rim, and upper lower, try-in for the patient. Ngayon, kahapon, binanggit ko yung zircon, natatandaan nyo. Meron po tayong binanggit kahapon na zircon niya. Yung walang metal, yung all porcelain yung loob. Tandaan niyo po ba, di ba? Kahapon, yun ang topic natin. Sabi natin na isa yun sa pinakamatibay at pinakamagandang fixed bridge or crown na jacket sa ating, sa permanent jacket, sa ating ngipin na isusuot. Okay? Let's move on po sa pinag-compare ko kahapon sa zircon or porcelain crown or PFM. Porcelain fused to metal. Ipapakita ko puli sa inyo. Pahapyaw lang po ito ha, para may idea. Ito po yung cast ng pasyente. Yan po yung lower po ito, lower. Makikita nyo po, meron po siyang last molar. 47 po yan, 47. Yung last molar po niya is pinrepair po ng dentist. As you can see, na-prepare na po ng dentist yan. After po sukatan ng dentist, dadalhin po yan sa dental lab. Pero kung makikita nyo, maganda po yung margin niya. Claro po, clear po ang margin niya. But clear ang margin, maganda po ang kalalabasan sa pasyente. Of course, di ba? Ngayon dinala sa dental lab, ginawan po siya ng kwan, ng VFM. Yung VFM, ito po itsura. Yung sinasabi ko po yung may metal sa loob. Nakita nyo po? Ayan po yung may metal sa loob. Ayan, nakita nyo? Diba?
parang dark gray siya, dark gray, ganun. Parang dark gray siya. Ang mahirap dito pag tumatagal po siya. Uulitin ko po yung ibabaw niya, yung cervical niya or yung margin niya nagre-reflect po, nangingitim pag tumatagal. Kaya kung may pera ka, mas maganda yung silicone. Ang silicone po kasi forever na hindi nagbabago ang itsura. Grabe talaga itsura nun. O kaya Empress. Pero mas matibay ang silicone. As in. Okay? Ito po, papi lang po ito. Nakita niyo po? Ito po, molar po ito. Last molar ng lower. 47 po siya. 47 na yan po. Kita niyo po? 47 po siya. 47. Kita niyo po? Yan. Panibagong kan po yan, kaalaman. Para gusto ko kasi, bawat everyday po, may panibago tayong alalaman na binabahagi sa ating mga subscribers o sa ating mga kababayan. Okay po ba yan? Ngayon po, uulitin ko po, pagpahinsahan nyo na po yung aking mga panlalita dahil hindi po tayo talaga professional sa ganitong larangan ng pagbablog. Pero sisikapin ko po na mapaganda at maging mahusay ang aking pamamahagi sa inyo sa larangan ng dental. Okay po ba yan? Sana po, samahan niyo po ako hanggang simula, hanggang dulo. Wala po tayong iwanan kung maaari. At if ever, if I have a chance na talagang bibigyan ko ng 1,000 subscribers, 2,000 subscribers, oh my God, I cannot imagine. Of course, syempre, di ba? Kung malaking utang na loob ko po sa inyo, malaking pasalamat ko po sa inyo. At if ever po ulit, hindi po tayo magbabago. Nothing changed. Walang pagbabago. Kung ano man po tayo ngayon, hanggang sa tumagal po tayo, walang pagbabago. Kasi bad po yun. Diba? Stay humble. Eka nga, good vibes lang. Happy lang. Share mo lang yung kaalaman sa ating mga kababayan. Diba? Huwag maging maramot. Tama po ba yun? Ito lang po ay according to my experience. Ngayon, let's move on. Dito po tayo sa ating shoutout. Sa shoutout na naman po tayo. Bukas may panibago ulit tayong topic. Araw-araw po yan. Isa-shoutout ko nga lang po ang mag-asawang Marisa and Jojo Esmero from Liliw, Laguna. Shoutout po sa inyo, ma'am and sir. Sina-shoutout ko rin po si Ma'am Lani, Sir Francis and Sir Vincent from KSA Riyadh. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po. Ito po, si Sir Joseph. Sima naman po siya. Shoutout Sir Joseph at sa kanyang tatay na si Don Efoy at sa kanyang buong pamilya. Shoutout din po kay Maring Joanna, Joan Yambot. Shoutout sa'yo, Mare. At shoutout din po na napaka-suporta, grabe. Na grabe, only one. Si Rene. Rene Espino. Riyadh KSA. Shoutout sa'yo, Rene Espino. Salamat sa suporta. Shoutout din from Australia, si May Hipolito. Shoutout sa three princess. Joy, Ina, and Girly. Shoutout po sa inyo mga ma'am. Shoutout din po kay Ma'am Gagay and kay Ma'am Paisa. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Minerva and Ma'am Bia. Shoutout po sa inyo mga ma'am. Shoutout din po from Korea. Ngayon po is umaga na po sa Korea. Kay Sir Jun Placido. Nako, maraming salamat po Sir Jun. Napaka-supportive po ng tao niya. And salamat and shoutout din po, especially po sa aking kaklase na kay Mate Maribel Hesalba and family. Mga vloggers po sila, pamilyang vloggers. Actually, ang kanilang mga views, million na rin po. Million na rin po talaga. Shoutout din po kay Sir Anwar and Sir Sammy. Shoutout din po kay Sir Jody Montoya. Shoutout din po kay June Sagun and Joy Sagun from Gisan and Jeddah. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Sir Regan Yambot from Dubai, UAE. Shoutout po kay Sir Christian and Marielle Sabala. Shoutout po sa inyo, Sir and Ma'am. Shoutout din kay Sed Laureta ng Montalban, Ampid Montalban Rizal. Shoutout din po kay John and Michelle Villarosa. Shoutout din po kay Darwin and Banji De La Cruz ng Kaingin, Santo Tomas North, Haenwe Beisiha. Shoutout din po sa anak ni mate ng si Maribel na ito po ay grabe, million views. Paki-check niyo po ang kanyang YouTube account, Terong Explained. Terong Explained vlog, di ba? Shoutout din po kay
kay Michelle Rodriguez ng Saipan. Mate, shoutout sa'yo, mate. Shoutout din po kay Michelle Habate, Michelle Dacumos Habate ng Jaen Webeisiha. Shoutout din po kay Ma'am Ellen Soliman. Shoutout din po kay Francis Teodoro. Shoutout din po kay Kuya Jojo Espino. Shoutout din po kay Mate Maria Victoria Rotil. Shoutout din po from Riyadh KSA, Cheryl Espino Marquez. Shoutout din po at aking mga classmate at kaibigan, Sir Arnel, Sir Ronald, and Sir Ando. Shoutout po sa inyo, sir. Shoutout din po sa aking kumpare na si Mon Reyes. Shoutout din po kay Mary Ann Yambot o May Ann Yambot ng Kaingin, Santo Tomas North, Jaen Webeisiha. Naku, masipag po ito si May Ann. Grabe. Shoutout din po kay Ma'am Marilyn Valenzuela. Ito, isa pa pong napakasipag. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Mark Retig na kaklase ng ni Carlo. Si Senodin Mipanga, Eric Dison, Mark Oliver. Shoutout po sa inyo, mga sir. Sana po huwag kayong magsasawa sa aking manood, sa ating vlog. Huwag po kayong masasawa, sana po. Shoutout din po kay Edison and Lila Samson ng QC, ng Quezon Ave, Quezon City. Shoutout din po kay Ma'am Claire Balolo Garcia ng Laguna. Sana po maging blessed po ang inyong negosyo dyan. And shoutout din po kay Girly Yamswan Abilion. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po from Riyadh KSA, mag-asawang Ian Entere. Shoutout po sa inyo. And shoutout po kay Team Jello. Ito po ay vlogger din po, supportahan din po natin, Team Jello. Sa mga hindi ko po nababanggit, uulitin ko po, sa ibang araw po ulit tayo, ha? Kasi po, marami-rami na rin po ito. Baka hindi po maubos, tumagal po tayo. Maraming pong salamat sa pagtutok nyo naman itong gabi na to, sa panglimang vlog natin itong gabi na to. Sana po eh, lagi tayong mag-iingat saan mang parte ng mundo. Mag-iingat po tayo parati. Keep safe everyone. Lalo po dito po sa Cagayan, sobrang baha dyan, grabe, at sa Marikina. Huwag po tayong mawala ng pag-asa, kapit lang po tayo, lahat po ng problema ay huhupa. Wala pong binigay ang taas sa atin nang hindi natin kaya. Pagsubok lang po yan. Tama po ba yun? E ka nga, ang problema, kung ang problema mo ay barko, mas malaki ang lawak ng dagat. Ibig kong sabihin? Ang problema, malulutas din po yan. Huwag ka lang give up. Just hold on lang po. Uulitin ko, mapagpalang gabi sa inyong lahat. God bless us all. See you tomorrow again sa next vlog natin. God bless po!